inayang makipag-usap muli si Pepsi Paloma para hindi na lumaki pa ang isyu at matapos na ang lahat. Pumayag naman dito si Pepsi Paloma kasama ang kanyang magulang. At ang desisyong ito, buddy, ay ang siyang babago sa takbo ng kaso. No? Yun, idinimanda niya pala. Pero ito'y allegedly, mga utol, ha? Okay? So hindi pa natin alam. Hindi ko kasi alam talaga yung buong istorya. Siyempre, wala naman ako nung... hindi pa naman ako buhay yata nitong mga panahon na to. 'Di ba? Pero ito talaga naging usap-usapin at hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin, kung hindi man pinag-uusapan ng karamihan nung mga iilan na nakakaalam dito. So ano nga ba ang katotohanan sa likod nito? Na 'yun, may kasi ang hirap banggitin kasi bawal kay YouTube. So hindi nga rin binabanggit ni narrator kung ano nangyari, pero alam niyo na parang puwersa o sapilitang ginalaw. Parang ganon, ha? Okay, mga utol, yun ang ikinakaso sa kanila ni Pepsi Paloma. Di umano. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ang Pepsi Paloma case. Ito isa sa mga pinaka-controversial na pangyayari sa showbiz back in the day. Kung hindi nyo nakikilala si Pepsi Paloma, mga utol, isa siya sa mga tinatawag na soft drinks beauties noong 1980s, mga utol. Sila'y mga sexy star. Kasabayan niya si Sarce Emanuel, Coca Nicolas, yun, at saka Pepsi Paloma, mga utol. At ito'y napaka-controversial nga dahil ang nadadawit dito, di umano, sa kaso na ito ay sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Mga utol, at ito'y hindi po unsolved case. Okay? At ang mga palagay ko, syempre mga nakalathala dito ay puro available naman sa internet. O makakalap nyo yung mga pinagsama-samang kwento hinggil dito. Okay? Ito'y hindi natin pinatotohanan at hindi rin natin dinideny. O game na, painggan na natin ang Pepsi Paloma and Espelarium, The Untold Story. Ang video nito, buddy, ay hindi sinasabi kung ano ang totoo sa hindi. This video exists solely for the thought-provoking means. Ang lahat ng impormasyon na makikita o malalaman dito sa video ay existing na sa iba't ibang sources online at pinagsama-sama ko na lang para mas madali nating maintindihan ang buong kwento sa likod ng infamous na storya ni Pepsi Paloma featuring Vic Soto, Joey De Leon, Richie De Horsey at Senator Tito Soto. Bale, apat pala, mga utol. O, gaya na sabi ko, existing lahat ng nilalaman ito, ha? Nandyan yon, available ito, mga utol. So, tuloy na natin. Alam mo ba din, maraming aspeto ng istoryang ito ang dapat nating isaalang-alang para malaman kung saan nga ba nagsimula ang lahat. Mula sa kanta ng Eraserheads na Spolarium hanggang sa maalamat na di umano paghingi ng tawad ng tatlo sa publiko at ang pahayag ng magkabilang kampo tungkol sa issue. And what better way para simulan ang buong istoryang ito kundi alamin muna natin ang kwento mismo ng babae na nagngangalang Pepsi Paloma. Now, marami sa atin na ang alam na tunay na pangalan ng babaeng ito ay si Pepsi Paloma. Simple as that. Pero sa mabilis na Google search ay malalamang ang tunay na pangalan niya ay Delia Dueñas Smith. And Smith. You're right, it sounds like an American name. Half Filipino, half Americano kasi siya. Now kung nagtatanong ka naman kung saan nakuha ang pangalang Pepsi Paloma, ay noon kasama siya sa isang grupo na kung tawagin ay Soft Drinks Beauty. And you bet, minsan nyo na rin sigurong narinig ang papuri sa isang babae na hugis Coke o bote ng soft drinks ang kanyang katawan. Dahil alam nyo na, sexy nga sila. And legend says na dito nagsimula ang sikat na papuri na uy, ang sexy naman nun pre, parang bote ng Coke ang katawan. Anyway, may tatlong miyembro noon ang Soft Drinks Beauty. Namely, Jonali Hickens aka Coca Nicolas, Maria Jennifer aka Sarce Emanuel, and of course, Delia Dueñas aka Pepsi Paloma. Alam nyo ba di ang taon kung kailan nagkaroon ng tunog ang pangalan ng tatlo ay ang masasabi kong golden age ng mga lalaking nagpapatangkad.
You wanna know why? Dahil noon ay slim tunan ang restriction ng mga tao sa mga bagay na ipinapalabas nila sa sinihan. Magpakita ng walang damit sa itaas, no big deal. Magpakita ng walang suot na pang ibaba, no big deal. Magpakita ng mga... Ganda, taga lang, maputol ka lang. Ganda ng title, mga utol. Oh. No big deal. Magpakita ng... Ayan, oh. Kapag ang palay naging bigas, may bumayo. Ganda ng title, di ba? Walang suot na pang ibaba, no big deal. Magpakita ng mga bagay na ginagawa ng mga matatanda pero pati mga bata ngayon ay ginagawa na rin, no big deal. And I'm like, if I could turn back time to the good old days. Grabe yung title, anakan mo ako. Ano ba ito? Sino bida dito? Baka tumangkad na rin ako. Don't believe me, nasa Google lang sarsa. Basically, ang grupong ito, buddy, ay ginawa para punan ang industriya na kung tawagin noon ay bomba films, o in layman's term, bold. And at the early age of 14 years old ay gumagrind na si Pepsi Paloma pa extra-extra sa mga pelikulang ganito para pantustos sa kanyang pangangailangan. And you know, may pera noon pagdating sa mga ganitong pakulo sa sinihan at masasabi kong successful siya sa kanyang karir. But fast forward tayo, buddy. Contrary to the many belief, ay hindi kasama si Tito Soto sa orihinal na aligasyon ni Pepsi Paloma kundi sina Vic Soto, Joey De Leon at Ricardo Reyes, o mas kilala sa tawag na Richie De Horsey, na kilalang aktor at comedian. Yun din ang alam ko. Hindi kasama si Tito Soto sa kasong ito. So, ang idinadawit ni Pepsi sa kaso. Legend says na sa isang hotel na kung tawagin ay Solo Hotel ay minsang nagkita-kita ang magkabilang kampo. And don't ask me why. Mind you, 14 years old pa lang noon si Pepsi at nasa 30s naman ang tatlo at nasa tugatog ng kanilang kasikatan. And you know, kung sikat ka at marami kang pera ay isang pitik mo lang, ay magagawa mo na ang lahat ng iyong naisin. I will not go into details sa kung ano ang nangyari noong gabing yun o noong araw na yun, pero basically, may hawakan, takutan, at may sapilitang ginawa ang tatlo kay Pepsi Paloma ng sabay-sabay. You get the point. Not to mention, ay may kasama pa noon si Pepsi Paloma na may pangalang Guada Guarin na kaparehong nakaranas ng hindi maganda sa tatlo. Ngayon, nang mangyari ang lahat ng ito kay Pepsi ay gumawa naman siya ng hakbang sampu ng kanyang manager na si Ray De La Cruz para maparusahan ng tatlo. Nagpadala si Pepsi sa noon Defense Minister na si Juan Ponce Enrile at idinetalye niya ang lahat ng nangyari. However, in the same year, 1982, matapos pumutok ang issue, ay either si Vic Soto o si Tito Soto ay di umano inayang makipag-usap muli si Pepsi Paloma para hindi na lumaki pa ang issue at matapos na ang lahat. Pumayag naman dito si Pepsi Paloma kasama ang kanyang magulang. At ang desisyong ito, buddy, ay ang siyang babago sa takbo ng kaso. No? Yun, idinimanda niya pala. Pero ito'y allegedly, mga utol, ha? Okay? So hindi pa natin alam. Hindi ko kasi alam talaga yung buong istorya. Syempre, wala naman ako nung hindi pa naman ako buhay yata nitong mga panahon na 'to. 'Di ba? Pero ito talaga naging usap-usapin at hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin, kung hindi man pinag-uusapan ng karamihan nung mga iilan na nakakaalam dito. So ano nga ba ang katotohanan sa likod nito? Na 'yun, may kasi ang hirap banggitin kasi bawal kay YouTube. So hindi nga rin binabanggit ni narrator kung ano nangyari. Pero alam nyo na, parang puinersa o sapilitang ginalaw. Parang ganon, ha? Okay, mga utol, yun ang ikinakaso sa kanila ni Pepsi Paloma. Di umano. Sa loob ng bahay habang patuloy ang meeting ng dalawang kampo ay walang ano-ano'y inilabas ni Tito or Vic Soto ang kanyang sandata. Isang baril na nakatutok kay Pepsi. Kasama nito ang isang bond paper. Ang bond paper ay isang affidavit of desistance. Isa itong sulat, buddy, kung saan pagpinirmahan ng isang umaakusa sa isang individual ay mawawalan ng bisa ang kung anumang kaso ang isinampa niya sa korte. And legend says na kahit anong gawing pagpumilit na pirmahan ito ni Pepsi
ay hindi siya pumapayag. Dito ngayon papasok ang kanyang magulang at di umano, siya ang pumirma in behalf of Pepsi Paloma sa takot na may mangyaring hindi maganda sa kanila. We can say na parang parental consent ang ginawa ng kanyang ina at sinasabing bilang magulang ni Pepsi Paloma at wala pa siya sa tamang edad para magdesisyon ay sumasang-ayon ako. Ako na lang ang pipirma sa kung anumang nakasaad sa affidavit of desistance. And the rest is history. Yung pala, no? Ang hirap eh, no? Ang hirap kumpirmahin, mga utol, dahil wala namang nakasaksi o sino kaya nagsabi nito o nagkwento na may tutukan na nangyari. Malamang yung taong nandun rin mismo sa pangyayari ng meeting. Okay, kung yun yung tao, edi reliable ba siya? So hindi ko tinatanggi yung katotohanan, mga utol. Pero hindi nga rin natin pinatototohanan kasi nga wala tayo sa pangyayaring iyon. Ito'y mga nakalathala lamang. Okay, ito'y mga di umano. Kaya nga may di umano. Okay, parang kwento. Kwento ni ganito. Parang ganon. Okay, mga utol. So yun, di umano ay tinutukan o sa pilitang pinapirma para hindi matuloy yung pag-aakusa. Okay, o mapawalang bisa yung pag-aakusa ni Pepsi Paloma sa kila Vic and Joey De Leon. Okay, tuloy na natin. Alam nyo, buddy, habang umuusad noon ang kaso ay walang ibang sinabi ang tatlo sa media kundi ang lahat ng alegasyon ay walang katotohanan. However, in as fast as 3 months matapos ang nasabing pirmahan ng affidavit of desistance ay once and for all, nagsalita na ang tatlo tungkol sa kaso. Okay. At live pa ito sa telebisyon. Specifically, sa The People's Journal na isang tabloid noong October 13, 1982 kung saan inaamin nila na may kung anong nagawa silang pagkakamali noong araw na iyon at inaanyayahan ang mga tao na mag-move on na lang. And I quote, "We therefore ask you to find it in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you." Okay, so may inaamin sila. Pero hindi nila kinumpirma yung kanilang ginawa. Parang may inamin sila na may ginawa nga sila pero hindi nila kinumpirma doon. Okay, ito'y naka-publiko, mga utol. Parang humingi sila ng public apology. So okay, mga utol, ayan, malinaw yan. "We therefore ask you to find it in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you." Okay, so yun. Tuloy na natin, 1982. October ito sa People's Journal. Okay, balik. Balik na natin. But there's a catch. You see, ang quote-unquote apology statement ng tatlo ay non-existent sa internet. Wala tayong tangible evidence sa bagay na ito. We need to consider na 1980s nangyari ang lahat at iilang pelikula lang o mga video ang nakasurvive at sa kabutihang palad ay nai-upload sa internet para ating panoorin. You see, maituturing kong lost media ang bagay na ito dahil marami ang claim ng mga nakakatanda sa atin ang sinasabi na napanood nila ang apology video ng tatlo noong 1980s. So teka, sa mga makakapanood at nakapanood nito, mga utol, itong interview na to, paki-comment down below kung ano na alala ninyo. Okay, para mas malinaw kasi nga daw hindi nga po available yung public apology na to sa internet ngayon. Okay? So dahil nga hindi pa naman available talaga noong mga panahon na yon yung internet dito sa atin sa Pilipinas, ha. Okay, para 90s lang naman yata na nag-exist ang internet, mga utol. Okay, tuloy na natin. And yes, some of us born before that pero malamang hindi natin alam yon o maaalala. Hindi na natin maaalala yon. Hindi tayo interesado kasi sa issue noon dahil, well, bata pa tayo. Tama. But that could change kung in some way, shape or form ay may makahanap ng video statement na ito, lalo na may exact date tayo kung kailan nangyari ang apology statement. And the purpose of this is we can finally put a nail in a coffin at sabihin na yes, hindi man natin mapapatunayan na may nangyari ngang GB noong gabing yon o noong araw na yon, pero masasabi nating may pagkakamali silang tatlo sa dalaga. Okay, so non-existing yung video statement, mga utol. At ang gusto, ang syempre, para matuldo ka nga lang daw na masabing meron silang ginawa ng mga gabing iyon sa kay Pepsi Paloma. Okay, mga utol, pero yun nga,
hindi nga po available o non-existing yung video statement na ito sa internet o walang mapagkuhaan. Sino meron nito? Kung meron man, kung existing man ito, eh meron, sigurado merong may hawak nito, mga utol. Okay, tuloy na natin. We just don't know what. Alam nyo ba, di sinubukan ko namang halukayin ng Google para makakuha ng kahit na voice o video man lang ng paghingi nila ng sorry, but you know, nada, zero. And I'm wala. Asking the whole community, may assignment kayo ngayon na kung maaari ay baka naman pwedeng pakitanong sa inyong mga magulang kung may naaalala nga ba sila noong issue tungkol kay Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey at Pepsi Paloma kung saan nag-public apology ang tatlo. Gusto ko sanang makakuha ng general consensus sa bagay na ito. Mag-iwan lamang ng comment sa ibang bahagi ng video. Okay mga utol, hanggang dun lang muna. Ayun, may assignment kayo ha. Pero kung yung mga nanay, tatay ninyo, yung mga magulang ninyo ay alam o napanood yung video statement na yon, eh pa-comment na lang. Pwede nyo bang tanongin? Well anyway, ito hanggang ngayon, eh usapin pa din. Okay, tsaka hindi pa rin nasasarduhan, no? Unsolved case. Okay, mga utol? And, unfortunately, si Miss Pepsi Paloma ay ayoko nang ituloy. Basta, nag-suicide. Nag-suicide siya. Okay? After a while. Okay, mga utol? So, hanggang doon lang muna. Medyo malungkot, no? Hanggang doon lang muna. Sana'y, ewan ko, hindi ko pwede sabihin, nag-enjoy kayo kasi medyo, komplikado on at sensitibo itong featured video natin at kwento. Okay mga utol, hanggang doon lang muna. Gusto ko malaman ang inyong komento at opinion, paki-comment na lang sa baba. Okay mga utol, ingat. Mag-iingat kayo at maraming salamat sa pagtangkilik ng inyong channel. Ako muli si Target Achilles. Nagsasabing kayo'y mag-iingat, keep safe, God bless at saludo pa rin ako sa inyong lahat. Salamat po.